usapang pagsisave tayo ngayon, mga kwentuhan. So in the previous video that I have created, if you haven't watched that video yet, I'll just put the description or there, ito. Yan. Yan, I'll put the description or the link of that video there. Ito, itong video na to. And I recommend that you watch that video also because I talked about 5 strategies or 5 ways where you can spend your money smart, yung bonus the right way, yung bonus na makukuha mo ngayon December. Now, in that previous video, I talked about savings, no? Kung paano ka ba magkakaroon ng right way strategy para magawa mo ng tama yung pag-save ng pera, right? So, that's what we're going to do this in this video. Yan ang pagkakwentuhan natin ngayon. I'll give you ways on how you can save the right way at yung pag-save na hindi ka naman magigipit at hindi ka magmumukhang kawawa at may enjoy mo pa rin yung perang kinikita mo on a monthly basis. So, stay put lang kayo. Yan ang pagkakwentuhan natin ngayon. Alright, so yan. So, welcome back mga kwentuhan dito sa channel natin. So, kagaya na sabi ko kanina, pag-uusapan natin ngayon is paano ka ba makakapag-save ng tama on a monthly basis, monthly or yearly basis, ng hindi nauubusan, hindi magigipit, at may enjoy mo pa rin yung perang kinikita mo monthly. Right? So, yan ang pagkakwentuhan natin. But before we proceed to that discussion, if this is your first time in my channel, please make sure to click that subscribe button at pakihit mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga videos na nire-release ko every week, all related to financial education, dagdag knowledge para sa inyo, at physical fitness na rin. No? I'm positive that marami kang matutunan sa mga videos na ina-upload ko. So yan, no? Okay, umpisa natin. So kwentuhang ways, strategies, paano ka makakapag-save ng tama. Okay. Now, before anything else, napakaraming ways on how you should be able to save money the right way. And it all depends on kung saan ka mas komportable at kung ano yung effective system for you. But with all that saving strategy, lahat yan siya hindi mag-work kung wala ka nitong number one reason na to. At ano ba tong number one step that you need to start first before you even dwell into knowing that saving strategy? Number one is, you need to know your why. Ano ba yung why? Kailangan mo masagutan muna yung biggest why mo o yung dahilan bakit ka nagsisave ng pera. You need to start with an end goal in mind. No? You need to have a goal. Yan yung biggest why mo. Because kung wala kang why at hindi yan siya strong enough for you to have the reason ng pagsisave ng money, then I can guarantee you, mga kakwentuhan, maniwala kayo sa akin na hindi ka magiging successful sa pagsisave ng money. No? You need to have a strong reason kung bakit mo muna gagawin ng isang bagay. Kung wala ka niyan, huwag mo nang ituloy kasi otherwise, niloloko mo lang yung sarili mo at wala ka din naman talagang masisave. Kasi more often than not, every now and then, baka kukupit ng pera dun sa sinisave mo. Kunyari. Okay? That's number one. Second, you need to be smart. When I say smart, hindi yung smart matalino, but yung smart na acronym, no? Yung specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. No? Kailangan may time. Now, if you don't know that smart action planning or smart goal, those are the first few videos that I have created in my channel. Click mo lang yung ulit yan, yung link na yan sa taas. Click mo yan siya or I'll put it in the description box below. I recommend that you start watching that also because not only I have shared there the proper way of doing smart goals or smart action planning, I've also shared there kung paano ka magkakaroon ng mental toughness. Yan, pinaka-importante yan mga kapatid. Okay, you need to have strong mental toughness. So yan, you need to have that mental toughness because if you don't have that at meron kang weak heart, I'm very positive that a lot of people or madali kang mag-give in sa mga sitwasyon na mangyayari sa buhay mo. Put this in mind, no?
I learned this from one of my mentor. People that I follow, si Chinkitan. So sinasabi niya as a joke, sinasabi niya na money is definitely relative. So kinukukot ko si Chinkitan dito. So usually sinasabi niya sa mga seminars niya in financial education, group sessions niya, no? So money is relative. Ano ibig sabihin nun? The more money that you have, the more relatives that you'll have also. So kaya sinasabi niya, money is relative. So anyways, so kasi pag nalalaman ng tao, and I'm sure I'm very positive ito, kahit hindi mo ikwento, malalaman at malalaman nila na dumadami yung pera mo pag habang nagsisave ka, is because nagbabago din yung ano mo, yung lifestyle mo at some point. And the more that they discover that, the more na maraming taong lalapit sa'yo, na magkakaroon ka ng maraming relative, as Chinkitan make it as a joke. Now, if you don't have strong mental toughness that would say no, dun sa mga bagay na manghihiram sa'yo lagi ng pera, I'm not saying na wag ka magpahiram ng pera, but if you're gonna do that all the time, baka yung sinesave mo para sa sarili mo at sa pamilya mo might be jeopardized also, no? O baka manganib yung perang pinag-iipunan mo. That's why you have to be smart, dahil if you don't have that strong mental toughness, mayayari ka. Yari ka! Yan. Okay, so that's the second one, no? Third is, ito yung basic formula that I can share with you for you to have a strong backbone, yan. Strong backbone na pwede mong magamit as a starting framework ng pag-save, no? If you're not following this practice yet, I would really recommend that you start doing this. Otherwise, you will not be successful. So ito yung formula. So your income minus your savings, then tsaka mo ima-minus yung expenses mo. Alright? Hindi yung income minus expenses minus savings. It's not like that, no? Because if you do it the other way around, yung kadalasang ginagawa ng ibang tao, definitely wala kang masasave. Kasi malamang sa malamang, laging kulang ka pa sa budget mo para makapag-save ng money. Now, does it matter yung percentage, Alvin? Kasi karamihan sa mga financial advisor would say that a good 20% of your income should be put and set aside as your savings account. Eh, paano kung hindi nga kakasya yan siya sa, para may survive mo yung, uy, Gaya, Gaya. O, dyan ka lang, wait lang, ha? Wait lang, Gaya! Okay. So, yun. So, paano nga yun, Alvin, kung hindi naman enough yung perang kinikita mo to survive your monthly living? So, baka hindi magsakto yung 20% as your saving. So, yung sa akin, what I recommend is yung formula or the numbers in itself is not important. Kung gaano kalaki or kaliit yung nasa save mo, ang gusto mo munang i-develop dito is yung habit of saving. That's what you want to develop. First, yun yung dapat mo munang kailangan patatagin at palakasin. Kasi nasanay tayo kung ngayon, habang pinapanood mo itong video na to, nasayang ka na walang savings account o walang perang naiipon, then malamang sa malamang, ang pinapractice mo is income minus expenses, the rest na matitirain yung isa-save mo. If malamang sa malamang, yun ang pinapractice mo. And if you are continuously practicing that, believe me, hindi ka makakapag-save. So I would recommend you do it the other way around. Once you receive your income, iset aside mo na kagad yung savings mo dyan, regardless kung anong amount yan. Bahala ka kung piso yan o 25 cents yan. What we're trying to develop here is the habit of you saving, no? Tapos syempre, huwag mong gagalawin yun. Now, you have to ensure, you have to be realistic. Remember, sinabi ko kanina, you have to be smart. You have to be realistic dun sa smart, sa pag-save mo ng pera. Realistic in a way that pag sinave ko ba tong pera na to, ma-achieve ko ba yung number one reason ko kung bakit ako nag-save? Doon sa time-boundness, kung kailan ko siya gustong gamitin yung pera na sinisave ko. So, yun, nakikita nyo, magkakaroktong yung steps and strategies na dapat mong gagawin. We're talking about saving. Okay? So, mga kakwentuhan, so yan yung mga ways and structure framework that you can follow as an overview, basic, while you are starting to develop that habit of saving money. Okay? Now, if you wanted to know more about detailed information of how to save,
how to have the right mental attitude, I'm actually sharing sa membership page or sa membership nitong channel ko, which I'm very soon na i-set up ko na at i-activate. If you wanted to know very details about that, I'm following yung tinatawag ko na pyramid of financial success, which I call Alcon's foolproof financial system. Ito yung system na fina-follow ko for the longest years that I've learned from my mentors. And if you haven't, if you wanted to know more about that, no, mga kwentuhan, para ma-experience nyo rin yung mga sitwasyon wherein lagi kayo merong perang pagkukunan at hindi kayo mauubusan, I would recommend experience nyo mag-join ng membership ng channel ko. And there you will learn everything about it, no holds barred. When it comes to information, I'll be sharing everything there, all about related to physical fitness, dagdag information, everything about financial education, may it be life insurance, may it be investment, may it be savings, may it be having the right mindset, where you can really learn how to have yung proper wealth accumulation. You will also see there yung mga interviews that I have conducted and will be conducting related to physical fitness and financial education also. So make sure you join that membership once I launch that, and for you to learn that, and learn nga ba ano, notify yan. For you to be notified, pag lumabas na yan siya, make sure na i-click nyo yung subscription notification bell yan, para ma-update kayo pag lumabas na yung membership or na-activate na yung membership ng channel ko. Very soon, watch out for that. Okay? So that's it for this video, mga kwentuhan. I hope you did learn something from this content that I have created. And if it helped you, baka pwedeng tulungan nyo din naman ako, ano, mga kwentuhan. So tulungan nyo ako, i-share ito sa mga kaibigan nyo, sa pamilya nyo, para marami tayong matulungan at sama-sama tayong umasenso physically, financially, and you know, sa pag-iisip din. Alright? Hanggang sa susunod natin, mga kwentuhan. Bye-bye!